Good evening mga kapuring. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-bleed ng ating front brake. Sa proseso pong ito, iba po yung aking ginawa. Instead na mag-bleed tayo dun sa nipple o bleeder nut ng ating caliper, gamit po tayo ng injection with tube at saka yung clamp. Of course, kailangan din natin ng brake fluid. Then, kailangan po nating kumuha ng at least 10 or 20 ml na brake fluid gamit po ang ating 100 ml injection with rubber hose and yung clamp na gagamitin natin pa sa paglagay sa caliper nipple or bleeder para hindi po matapon yung ating brake fluid. Kung mapapansin nyo po, kalahati na po yung aking brake fluid. So, kailangan po natin siyang dagdagan. And at the same time, i-bleed din po natin siya. So, sa prosesong ito, nilagay ko na po bali yung ating injection with brake fluid. Saka yung hose, then yung clamp niya dun sa ating bleeder nut. Tapos, itataas lang po natin o iaangat natin yung ating injection para bumaba yung ating brake fluid dun sa ating rubber hose papunta dun sa ating caliper. Bago po natin i-press, kailangan po muna ating paangatin yung bubbles kung meron man dun sa ating rubber hose. Then dahan-dahan po natin yung i-press para magkaroon po ng pressure or mawala yung pinaka-bubbles. Tapos lulubogan po natin ngayon yung ating bleeder nut. Then dahan-dahan po natin na i-press yung ating injection para yung brake fluid pumasok sa ating caliper. Then aangat po yan papunta dun sa ating brake hose palabas dun sa ating brake fluid reservoir. Sa paraang ito, wala pong matatapon na brake fluid. And at the same time, yung bubbles, kung meron man, or yung hangin sa loob ng ating caliper at ng ating brake hose ay mawala. So after natin magawa yun, kailangan na po natin itong hayaan lang po muna natin. I-check po muna natin kung napuno na yung ating brake fluid reservoir tsaka kung marumi or kung may bubbles pa na lumalabas. Then kapag wala na and sigurado na po tayo na okay na po lahat, try po natin ngayon na i-pump yung ating brake lever. Kung mapapansin nyo, may pressure po agad. Hindi po siya nawalan ng pressure. And at the same time, mas malakas yung kapit niya. Meron pa rin bubbles na lumalabas dun sa ating brake fluid reservoir kapag pinipress natin yung ating brake lever. Makikita nyo po sa video, tumatalsik po yung ating brake fluid every time na i-press natin yung ating brake lever.
if ever po na tumigas na or yun na yung pinaka pinaka malakas na pressure or sa ating break, pwede na po natin itong isara yung ating brake blower reservoir para hindi po tumagas or masayang yung ating brake fluid. Anyway, nasigurado naman na natin na malinis po yung ating brake fluid sa taas. If ever man na marumi, pwede naman po natin itong tanggalin. Then, same process lang po. Magdagdag lang po tayo ng brake fluid sa ating injection. Huwag natin kalimutan na higpitan yung ating breather nut kapag nagawa na natin yung proseso para bago natin i-press yung ating brake lever, may pressure na sa loob. Then pag okay na po yung lahat, pwede na po natin tanggalin yung clamp, yung rubber hose, tsaka yung ating injection. Yung natira pong brake fluid sa ating injection, pwede po natin itong ibalik sa lagayan ng ating brake fluid kasi hindi naman po ito nadumihan. And sayang din po. Finalize nyo na rin po yung higpit ng ating breather nut. Huwag na huwag po natin kalimutan, baka tumagas din po yan brake fluid natin dyan mamaya if ever na i-test drive po natin yung ating motor. Itong prosesong to na pinapakita ko po sa inyo ay hindi po ito yung conventional na ginagawa na pagbi-bleed natin ng ating brake caliper. Usually po ang ginagawa po natin dun is yung press ng 10 or 20 times yung brake lever, then i-open natin yung ating breather nut nang hindi binibitawan yung ating brake lever. Then i-close natin yung breather nut, saka natin bitawan yung brake lever. Yung ganung proseso, inuulit-ulit po natin hanggang magkaroon ng pressure yung ating front brake. Sa proseso naman po na aking pinakita, never pong nawala na pressure yung ating front brake. Instead, lumakas pa po siya kasi nga yung pressure from injection tsaka yung brake fluid papunta dun sa caliper, then pataas dun sa ating brake hose, palabas dun sa ating brake reservoir. Pati mga bubbles. If ever po na hindi po kayo makontento, pwede nyo pong ulitin ulit. I-try ulit yung proseso. Ganon din po, parang kanina din po. Lagyan ng brake fluid yung ating injection with brake hose and clamp. Ilagay dun sa ating caliper. Open yung ating breather nut. Hayaang lumabas yung bubbles sa ating injection. I-press ng dahan-dahan para pumasok yung ating brake fluid papunta sa caliper, then sa brake hose, then dun sa brake reservoir. Ito nga po pala yung nakuha ko na madumi galing dun sa brake reservoir natin. Ganyan po kadami yun. Bali, napalitan na po yun ng malinis. Ganon din po, gumamit din po ako ng injection saka ng hose. Iba po yan, ibang injection yan saka hose. So yan po yung itatapon natin kasi yan po yung napagpalitan. So yan po yung prosesong aking ginawa. Hopefully, nakatulong po sa inyo ito.
Kung meron pa po kayong mga comment na correction or kung ano man regarding dito sa prosesong aking ginawa, sabihin nyo lang po, open naman po tayo for any suggestions na ikagaganda ng pagbibleed ng ating front brake caliper. Next time po, gagawin ko po ito dun naman sa aking rear brake caliper. Same process din po, and gagawa din po ako ng video at ipapakita ko rin po sa inyo yung proseso. So ayun, okay na po ang pagbibleed ng ating front brake. Hopefully may natutunan po kayo ngayong araw, and please watch, like, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapuring. Ride safe always, and God bless po.